panginoon. Ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos Satanan. Sa panahong bigla ang lupa, sa panahon ng alisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos Satanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos Satanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kalitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, iparangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Pari ng lagi, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Bugtong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesus Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Halalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siyang ang mag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tungtuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig. Handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain. Pag-aing inilakad, nangyalay si Isaak. Ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami yung kaawaan. Gawin dapat makinabang sa pagkain yung alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay kailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan
ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa linggohong ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Corpus Christi. At ano po ito? Pinagdiriwang po natin, no, bilang sambayan ng Kristiyano, ang katawan ni Kristo. Na unang-una nating tinatanggap sa Eucharistia. Sa pagdiriwang ng Misa, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo na siyang pagkain natin. Ang Eucharistia, ang pagtanggap natin ng katawan ni Kristo ay patuloy nating pagkain sa ating paglalakbay. Hindi ba't gano'n naman? Pag wala kang pagkain, nagugutom ka. At pag nagugutom, anong una nararamdaman ng nagugutom? Nanghihina. Diba? Pag gutom ka, nanghihina ka. Hindi ka makagalaw pag gutom na gutom ka. Minsan, pag nagugutom din, nagiging mainitin ang ulo. Diba? Pag gutom, mabilis mainis. Nawawala sa mood. Si Jesus, binibigyan tayo ng pagkain na siyang magpapatuloy na magpapalakas sa ating paglalakbay bilang Kristiyano. Sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ako ang pagkain. At ang kumain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay. Kaya ho, ang isang Kristiyano na tumatanggap ng komunyon ay pinapaalalahanan at ganun din, tumatahak sa patungo sa buhay. Pero mahalaga ho, sa pagtanggap natin ng komunyon, malinaw sa atin sino ang tinatanggap natin. Ang tinatanggap natin tuwing komunyon ay si Jesus mismo sa anyo ng tinapay. Si Jesus ang tinatanggap. Si Jesus ang kinakain natin. Ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya ho, maganda po sa atin bilang Kristiyano na pagtatanggap tayo ng komunyon, alalahanin natin na si Jesus ang tinatanggap natin. At dahil si Jesus ang tinatanggap natin, nagiging maingat tayo. Dahil alam natin na nasa kamay natin ay hindi basta tinapay lamang. Ito'y si Jesus.
Kaya aalagaan mo si Jesus. Iingatan mo. Hindi mo hahayaang mahulog sa kamay mo kapag siya ay tinanggap mo. Kakainin mo agad ang tinapay ng buhay para maging iyong patuloy na lakas sa iyong paglalakbay bilang Kristiyano. Magiging tinapay na nagbibigay lakas sa atin para patuloy pa rin tayo magmahal bilang mga Kristiyano. Minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng pagod, nadidrain physically, for some ho, emotionally, minsan din ho, spiritually, parang nadidrain at napapagod. Anong gagawin natin? E di kumain. Hindi ba minsan pagpagod ka, nagugutom ka, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, pag-uwi mo sa bahay, gusto mong kumain. Ganon din huminsan sa ating buhay pananampalataya. Pagpakiramdam natin ay nanghihina tayo sa pananampalataya, babalik ulit tayo para kumain. At ang tatanggapin natin ay ang katawan ni Kristo. At ano ho nagpapahina ng ating pananampalataya? Kadalasan ho, kasalanan natin. Ang ating mga nagagawang kasalanan ay tila'y nagpapalayo sa atin sa pagmamahal sa Diyos. Kaya ho, para lumakas ulit ang ating pananampalataya, nariyan po ang sakramento ng kumpisal, ng pagbabalik loob sa Kanya at tanggapin ang tinapay ng buhay para tayo ay muling manumbalik sa ating paglalakbay ng may panibagong lakas. Di ba ganun naman? Pagtingin natin ay ang bigat-bigat na ng pakiramdam natin, tingin natin ang bigat-bigat na ng mga nagawa natin. Pero, pag magkukumpisal tayo, para kang natanggalan ng isang pasanin. Dahil, ang pagpapatawad ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. Kaya maganda ho muna natin sa maganda nating paalaala ho ito na ang pagkain natin ng tinapay ay nagbibigay buhay sa atin. Nagbibigay lakas sa ating paglalakbay. Kasi ho, pag hindi na tayo kumakain ng tinapay na nagbibigay buhay, aminin natin, nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Nanghihina tayo sa ating kapasidad na magmahal. Kasi si Jesus yung tinutularan natin para magmahal eh. Kaya kung hindi si Jesus na tinatanggap natin, nanghihina tayo. Kaya paanyaya sa atin, tanggapin natin lagi si Jesus. Pangalawa ho, sa ating ikalawang pagbasa, pinapaalalahanan din po tayo ni Jesus ay ni San Pablo sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, nagiging ugnayan tayo, nagiging sanhi tayo ng ugnayan sa bawat isa. Sabi nga ni Pablo, ang pagkain natin, ang tinapay ay ating pakikihati, ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya ho, magandang pansinin, ang katawan ni Kristo, hindi lang po yung tinatanggap nating tinapay, hindi lang ang ostya na ating pinakain, na nagpapalakas po ng ating pananampalataya. Maganda rin mapansin po na ang katawan ni Kristo ay ang pamayanan din. Ang katawan ni Kristo ay ang simbahan din. Kaya ho, ang pagtanggap natin ng katawan ni Kristo sa komunyon ay naguudyok din sa atin para magmisyon. Anong palalakasin din natin? Palalakasin din natin ang
katawan ni Kristo. Palalakasin natin ang ating pamayan ng Kristiyano bilang biyaya ng pagtanggap natin ng katawan ni Kristo sa Eukaristiya. Kaya ho, ang ating pananampalataya hindi lang po para sa akin. Hindi lang ako at ang Diyos, kundi kasama ng ating pananampalataya ay nabibilang tayo sa isang pamayanan at komunidad. Kaya yakapin din po natin ang misyong ito na sa ating pagkain ng tinapay ng buhay, ang katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa Eukaristiya na nagpapalakas ng ating kalooban, na nagpapalakas din ng ating pananampalataya, ay humamon din sa atin sa pagyakap ng misyon bilang mga Kristiyano na ang katawan ni Kristo, ang pamayan ng Kristiyano, ay atin din pong palakasin. May kita po ito sa ating pagmamalasakit sa bawat isa. Hindi magsisiraan. Pangit naman kung pagtanggap mo ng katawan ni Kristo, pagkatapos maninira ka na ng kapwa mo. Magkakalat ka na ng chismis. Pag-uusapan mo yung buhay ng may buhay, tapos kakatanggap mo lang ng katawan ni Kristo. Parang hindi yata nag-uugnay. Na yung tinapay ng buhay sana magpalakas sa atin sa pagmamahal at pagkalinga sa kapwa, parang nalilimutan natin na yun yung nagbibigay lakas sa atin. Kaya magandang tanong pag ganoon ang ginagawa eh, naniniwala ka ba talaga na katawan ni Kristo ang tinatanggap mo? Naniniwala ka ba talaga na katawan ni Kristo ang tinatanggap mo? Kasi kung sasagot mo sa akin, Opo, Father, naniniwala po ako, katawan ni Kristo ang tinatanggap ko. Hayaan mo yung katawan ni Kristo ang maghumubog sa buhay mo para lumago ka sa pananampalataya at pagmamahal sa kapwa mo. Para ang katawan ni Kristo ang pamayanan ay itaguyod natin. Ang ating kapatid sa pananampalataya ay palakasin din natin ang kanilang pananampalataya. Hindi natin ibababa ang kapwa natin. Hindi natin pagmamalupitan o gagawa ng isang bagay na makakasakit ng kapwa natin. Kasi diba, ang pinalalakas natin ay ang pamayan ng Kristiyano. Tayo ho bilang magkakapatid sa ngalan ng Panginoon, itong palalakasin natin. Pagbibigay pag-asa sa bawat isa. Pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Hindi ho nagkakanya-kanya. Hindi ho nag-iisip, o bahala ka dyan, wala na akong pakialam sa iyo, ha? Kung katawan ni Kristo ang tinatanggap natin, may pakialam tayo sa kapwa natin. Pag siya'y nangangailangan, kailangan nating tulungan siya. May pakitayo sa kapwa natin. Hindi naman ho yung parang lahat na lang binapansin mo, no? Pag may nangangailangan sa iyong kapwa mo, lalo na kung kailangan niya ng kausap, pakiramdam niya ay nag-iisa siya, nalulungkot, nabibigitan sa mga problema, baka pwede nating palakasin ang kapatid nating ito na nangihina sa pananampalataya. May pinagdadaan ng problema. Kahit yung tipong may kausap lang siya at makausap natin at mabigyan ng pag-asa, sa totoo lang ho, malaking bagay na ho yun. Palakasin natin ang katawan ni Kristo. Yun po yung mission natin bilang pagtanggap natin ng komunyon. Sa komunyon, tinatanggap si Kristo mismo. At hamon sa atin, ang pagmamahal ni Kristo
ay ibahagi ho sa iba. Maganda pong paalala sa atin ng ating pagdiriwang ng Eucharistia na binibigyan din po ang katawan ni Kristo, na tayo din po bilang mga Kristiyano ay magdiwang din po ng Eucharistia ng mabuti. Kasama po doon ay ang ating pakikibahagi sa pagdiriwang ng Misa. Kaya ho, maganda rin po no, na paalala sa atin bilang mga Kristiyano na ang Misa po ay isang buong pagdiriwang. Sana wala na pong mga Kristiyano na gagawing sine ang Eucharistia. Dumating ako ng homily, sa susunod na Misa, aalis ako ng homily. Sana wala na pong ganun ang gagawin. Sana wala na rin ng mga Kristiyano na pagkatapos ko ng komunyon, ay lalabas na ng simbahan at pupunta na ho ng Jollibee para kumain. Ang simula ho ng Eucharistia ay sa pagsabi ng sangala ng Ama at natatapos po sa huling pagbabasbas. Sayang naman kung komunyon aalis ka na, hindi ka umabot sa pagbabasbas. Sayang naman kung ang tingin natin sa Eucharistia ay hindi isang buong pagdiriwang, pero ginagawa nating parang sine. Na late ka, dumating ka, papuri sa susunod na Misa. Pag kinakanta na yung papuri, ito na yung naabutan ko, tara, uwi na tayo. Minsan, aminin natin, may mga pagkukulang din tayo mga Kristiyano. At maganda rin no, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Corpus Christi, ay mapaalalahanan din tayo ng mabuti at mahusay na pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, na buo ang ating pakikiisa at buo ang ating puso at damdamin sa pagdarasal at pagbibigay papuri sa Panginoong Hesukristo na tinatanggap natin sa anyo ng tinapay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa madalas simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo sa Kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakapagpapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa
at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, o Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amin. Magsiupo po ang lahat. Panalang sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Binagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayad kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basbasan ang buhay namin.
kaligtasan, hinati pinialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Kailangan ang mga edad ay 07 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanabanalang katawan at dugo ng Panginoong Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakrament, Eucharist procession. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa, mamaya ang lahat po ay inananayahang lalo't higit ang mga kapatid nating Extraordinary Ministry of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.